Dito na tayo sa Phase 5. Ayan, oh, good morning yan. Good morning sa ating client owner. So ito yung iniwan natin kahapon. Ayan, bali ngayon yung assignment namin, itutuloy pa rin po yung mga installation ng tiles dito sa may harapan, sa poste, sa wall cladding. Bali yung cladding yan sa likod, pinalalagyan na rin nila mama at saka yun doon sa may faucet. Tapos ito, tuloy-tuloy lang din yung paggagawa at saka pagpapabricate ng ating two-door gate. Yung mga ginamit namin dito, Karo House, 2x2. Lagi naman yan sa mga framing. 2x2. Tapos sa pinaka-bracing niya at yung nagsilbi na rin na design sa 1x3. Ito, batiin muna natin mga kasama natin. Andito si Master Jojo. Good morning. Good morning. Good morning. Tsaka si Bilog. Nag-umpisa na. Good morning. Good morning. Namamaga pa ba yan, Dog? Medyo, namamaga. Ay, si JP, oh. P, morning. Good morning. Ay, si Louie na lang. Wala pa po si Louie. Ayan si mas maganda sana yung kompleto, may taga-tabas para dire-diretso. Tapos dito nga rin po pala, ito yung assignment natin. Kung sakaling dumating na si Louie na Jo, papalitadama na to. Ayan to. Papalitadama, pwede na to. Layout muna syempre, no? Layout. Hulog, tansik. Ayan, hulog, tansik. Tapos layout, halo, semento. Semento natin dyan, tsaka bistay. May waterproofing na. Ayan o. Ayan, always may waterproofing. Tapos kahapon, nag-additional nga pala tayo ng tiles. Ayan, 15 tiles. 30x60. Bali, hanggang dito po yung installation ng tiles na. Dito. Hanggang dito sa may posit. Ah, si Louie. Good morning, Louie. Ayan. Bali, ito, kaya na ng kasama natin na si Bilog to. Kahit hindi na po partneran ni Louie para sa pagtatabas ng tiles. And si Bilog na ang gagawa nito lahat. Tapos si Louie, yan, wall plastering. Yan. Punta tayo ng hardware mamaya mga karos. Bibila na natin to ng cylindrical. 1 inch, yung pinakamalaki. Na D1. 1 inch. Tapos baka bumili na rin tayo ng boys and roof guard para doon sa second floor. Ayan na. Yun sa bubong doon. Ayan, ano lang natin, stock lang dito para pag kami available doon sa mga manggagawa, pwede na natin yung papinturahan. Ayan, pero ano muna yan, isisilang. Ibubul kasi lahat ng tech screw tsaka yung dugtungan. Okay, ito muna yung update. Assignment natin dito sa Phase 5 hanggang maghapon. Yan, check natin yung magagawa pa uli namin ngayong araw po ng Biyernes. Dito tayo sa Phase 2 mga karawas. Ayan si Jamil, oh, nag-a-apply ng ating varnish. Good morning, Jamil. Good morning. Ayan, congratulations. Ayan, good morning kay Kuya Dindo. Oh, good morning. Ayan, good morning. Ba, medyo malinis-linis na rito. Ito naman yung inaasikaso nila. Cabinet. Hindi ako makapag-vlog sa loob. Magamit ng air compressor si Jamil. Bali, bukas mga karos yung mga barnis natin dyan. Halos tatapusin nila bukas araw ng Sabado. Tapos sa Linggo, kakabit na yun ni nila Master Batang yung mga aluminum dito. Screen door, bintana, sliding din dun sa toilet and bathroom, tsaka bintana rito. Ayan, halos sa bukas, bago mag-uwi, bago tayo mag-payroll or sumawag, papaayos na natin to lahat. Papasegregate na natin yung mga materials na hindi na kailangan dito para maitapon na. Tapos medyo maluwag-luwag na. Para pagpasok po nila ng Lunes uli, retouching na kami. Retouching.
clear gloss lacquer. Ayan ang finish. Ah, sanding sealer pa lang pala. No, sorry. Sanding sealer pa lang, ayos na. Diba? Pero ang pinaka-finish niya, clear gloss na. Clear gloss lacquer. Ito mga karos, yung mga matatrabaho pa rito. Yung sa mga poste. Iisa-isay niya, itatile grout. Tapos ito, papasadaan pa namin ng pintura yan. Retouching sa taas. Yung in-apply nga pala namin sa taas na boys and roof guard, i-apply pa namin po uli dyan. Meron pa kami mga tira dun sa stock namin. Boys and roof guard, may mga retouching tayo sa taas. Kaya, mga retouching pa. Hanggang sa matapos tayo rito. Mga ilang ano pa kami rito mga karos, mga ilang linggo na lang. Matatapos na kami rito. Babalik pa rito yung mga kasama natin para mag-install ng ilaw pa rito. Mag-install pa ng mga accessories. Punta muna tayo ng hardware mga karos. Bibili tayo ng cylindrical para dun sa gate. Ito-double check natin kung may kakabit natin mamaya. Tapos bibili na rin tayo ng pang waterproof para dun sa bubong. Sa second floor. Eto. Tara. Okay na tayo rito. Ito yung dalawang galon ng boys and Spanish red roof guard. Bali, red yung gagamitin natin dun. Tapos nag-add na rin ako ng dalawang refill roller. Tapos anim na cylindrical. May cover pa na. Bali, di uno to, di 1 inch. Sa isang gate, tatlo. Bali, anim na piraso. Yan, total of 1,710 lang. Tara. Lagi ko sinasama sa video yung kalangitan, no? Ang ganda eh. O, tingnan nyo yan, oh. Ganda na ng weather. Ang ganda pa ng mga ulap. Okay, pabalik na tayo rito sa phase 5. Diba? Ayos. Yan, dito na tayo. Dumaan na nga rin pala ako sa isang hardware pa. Nakalimutan natin bumili nito. Ayan na, nalaglag na. Yan, elbow de dos para dun sa pasingawan sa likod. Yan, 90 pesos. Ito yung mga binili natin kanina. So itong dalawang boys and roof guard gagamitin natin sa bubong doon sa second floor. Pero kapag ka makaluwag-luwag na, eh, nagpaano na rin tayo ng dalawang baby roller. Tapos itong cylindrical, yan yung gagamitin nating hinges dito sa ginagawang gate ni Master Jojo. Bali, tatlo to. Kaya tatlo yung abang na makikita nyo na dawel doon sa poste. Yan, tatlo rin yung ilalagay kada isang gate. Pero ano yan, sasapian namin nung bakal pa bago natin natuluyan ikabit dito. Update dito. Yan gusto mangyari nila ma'am.
Yan, kukontinue na yan hanggang dito sa may posit area natin. Ayan, may layout na si Louie rito. Nag-start na po si Louie. Sakto lang yung thickness ng ating palitan. Wall plaster. Ay, inuuna muna siyempre yung mga may mga linya. Yan kasi yung mga medyo malalalim na part, tsaka para hindi nagagalaw. Ipansin na rin dito. Dito ang ginamit namin na ano, na waterproofing. Tatlo kada isang semento. Yan na lang naman yata yung papalitadahan dito na kailangan ng waterproofing. Tsaka to, yung likod niyan, sakto na to. Sakto na lahat to, gasaya. Ito maubos. Nag-i-stockpile namin yung ano rito, balangkas dito. Ha? Okay, nakatipid tayo sa space. Tapos yung pinipinturahan ni JP rito, unti na lang. Bali, isang mano lang muna yan, kabila. Tinamaan ni Master Jojo yung e-bike. Pumunta muna tayo rito sa school. Yan, practice nila Kuya Aki ngayon para doon sa graduation. Isa yata si Kuya Aki doon sa akyat sa stage. Babakasyon na ang mga bata. Oh, yeah. Yung nakagandaan rito sa Lumi na yan, lapit ng eskwela. Saan na kaya si Kuya Aki? Ano, Aki? Okay na? Ayos na? Ayos na? Tara! Akyat ka ba sa stage? Yun ang pre-practice nyo. Tara na, halika na. Ito, kakatapos na natin naman ng halian. Punta muna tayo ng hardware. Kanina, nakita kami ni Kuya Dindo. Kinulang pa ng locker Sunday sealer. Pero ngayon, 1 litro na lang yung bibilhin natin. Kasya na daw yung 1 litro. Kaganito, may pinipurchase ako. Medyo maaga, 12:30. Para pagbalik ko rito, sakto, dala na natin yung kailangan ng pinto para gamit na agad nila. Alright, tara! Okay na to na. Thank you. Ito. 1 litro lang. Sanding sealer. Yan, 220. Yun, tumama na tayo rito sa pwesto ni, ano, ni Master Batang. Medyo maaga pa, baka mauna tayo din sa mga pintor. Ayan, sanding sealer. 1 litro lang. Yung kinausap ko sila, pare, bali Sunday, no? Ayan, no? Sunday, available sila. Tapos sukatan na lang doon, pare, yung sa basin, no? Ayan, sa Linggo. Oh, boom, shout out, boom. Ano? Shout out, ano, boom, nagmerienda ka na? Ha? Eh, drawing mo, boom. Ayos yan, ha? Ito na yung mga, ano, screen door, sliding door,
yung mga sliding window para dun sa ginagawa nila Kuya Dindo ani Jamil. Si Batang Pre. Tama ni Boding, nagbigo ng sakyan. Ay. Transmission na ba? Alternator. Ayun. Hindi natin inabot si Master Batang dito. Kaya pre, dumaan na ako. Ay, tara. Sanding sealer. 1 liter. Ito kuya. Ayan, sakto na to, no? Oo. Ayun, tingin na lang ngayon. Oo. Ito naman yung inaasikaso nila. Ano to, Mil? May top coat na? Ayun, yung cabinet. Pwede na ba hawakan to, Mil? Pwede na. Ayun o. Mukha nga talagang luma o. Oh, texture. Ayos. Pero kuya, meron tayong ano, materials pang retouching. Pagka ano. Ito kasi 1 liter lang itong binili ko. Oo. Okay na yan, ha? Oo, sige, sige. Ah, sige. Dadalhin ko na lang. Ayan ako. Ayan, magre-retouch na po sila rito. Tapos na sakto-sakto, nakausap natin sila Master Ryan kanina. Yan, tuloy. Magkakabit po sila. Tuloy na tuloy po yun. Kakabit sila rito. Kaya sa Monday, may konting pagbabago na to. By Monday. You know? Ayan, ganda. Yan, tuloy-tuloy lang po sila rito. Paunti na ng paunti yung gamit. Ayan yung mga basyo. Sinisegregate na rin nila. Para ito eh, matapon na din natin kapag hindi na kailangan gamitin para makaluwag-luwag dito. Pagka wala na kasi masyadong kalat, madali na maglinis. Yan, kagaya niya, no? Balita mga karos, dumaan muna tayo rito sa bahay. Ayan, shoutout muna kay Ma'am Lydia, kay Ma'am Tess, kay Ma'am Thea. Ayan, tapos shoutout na rin kay Ma'am Peps. Yan, God bless po sa inyo and ingat palagi po dyan. Binabati ko na rin po ng happy birthday si Sir Dan P. Sapitanan. Yan, God bless and more birthdays to come po. Shoutout din kay Sir Dong De La Serna and De La Serna family. Yan, God bless. Shoutout din kay Sir Neil Dennis from California, USA. Yan, God bless sa inyo. Tsaka kay Sir Arthur Rukid. Yan, God bless and ingat palagi dyan. Tsaka shoutout na rin sa Nicholas family from Magtandem, San Carlos City. Pangasinan. Yan, God bless sa inyo. So, shoutout na rin kay Ma'am Lilibet ng Lavanya Square Pastry Barangay Bacau ng General Trias. Yan, God bless sa inyo. Ito, punta naman tayo sa Phase 5 ngayon, mga karos. Tara. Balik tayo rito sa Phase 5, mga karos. Yan, bibigyan na tayo ng let's go! Update tayo, update. Hindi masyadong mainit ngayon ha. Makapal ang ulap eh. Ito na nga po pala yung ating two-door gate. Yeah, masyadong malaki no. So nagkaroon kasi ng ano rito, 2 daanan. So yung footstep, tapos merong rampahan. So ito na. So pansin nyo, magkadikit siya. Winelding yan sa likod. Yan, pinag-combine muna ito. Gamit tong 1x1 tubular. Ganon din sa ilalim. Yan, para naka-align siya. Pero tatanggalin din yan, syempre. Hindi yan mabubuksan kapag naka-fabricate yan ng ganyan. Tapos makita nyo rito, may sapi na kami rito. Ayan, lagyan na natin.
So yung sapi na yan, ano yan, yung angle bar na 1.5. Yan yung tira namin dun sa ano. Ginamit namin sa staircase. Ayan, dyan po kakapit yung mga cylindrical na binili natin kanina. Kaninang umaga, 6 na piraso. Tiles installation. Yan yung tinutukoy ko. Hanggang dyan siya. Packet. Yan na. Dyan meron din. Hanggang dyan na lang, no? Pero pwede rin naman nilang ipagawa na ano to. Lahat meron. Pati rito. Para wala ka na talagang iyan sa pintura. Wala ka na masyadong i-maintenance. Mas matibay yung ganyan, no? Hindi ka na masyadong magpipintura. Log, saglit lang, ha? Ayan, di makapagtaba si Bilog. Nag-abablog tayo. Wall plaster. Ayan, no? Wall plaster. Ayan, ginagawa ni Louie rito. Pagka natapos tong wall plastering, pwede nang umpisahan yung sa kisame rito. Pero ito, pwede na muna kayusin muna to. Yung sa header at saka yung sa gilid. Okay na rin yung pininturan ni JP rito. Flexiband yung sa gilid. Yan, tigis ang mano lang yan. Ang kabila. Sa outside wall. Okay na rin dito. Diba? Tapos okay na rin yung binili natin na elbow. Ayun o. Para hindi po nakakaano yung tubig or hindi napupunta, nalulusot doon. O. Hindi rin siya mabarahan. Yan, nilagyan na natin. O. Nadumihan na agad. O. Pero matatanggal naman yan kapag ka na umulan. Waterproofing yan eh. Magkakabit na sila ng gate dito. Ayan. Bale ito, nakasakto na to dun sa mga inabang namin na dowels. Yung 1 inch. Hindi sana. Sige, sa baba at sa taas. Uy, dalawin lagi ka, Luis. Nakakulong ako. Sinusukat na lang ni Master Jojo yung ano, yung pagitan ng magkabilang poste. Yan kailangan kasi kung ano yung siwang dito. Ganun din yung centimeter ng siwang dito sa kabila para pantay sila. Ito, yung ginagamit namin na hinges, mas madali ikabit to kumpara dun sa tubular hinges. So, useless kasi yung tubular hinges dito. Unless kung yung design ng bahay, sagad hanggang taas. Kapag ka naka-tubular hinges kasi kailangan natin maglagay ng stopper dun sa taas. Kaso nga lang, wala naman tayong may ilalagay na parang runner dyan or biga. So, walang stopper yung gate natin. Pwedeng pumalo yung gate natin paloob. No, paloob. So, ang bukasan kasi nito, puro palabas lang. Ayan, no, sakto-sakto. Ayan, no. Ilan ang gap nun, Jo? Tig 2 cm. Ayan, tig 2 cm yung gap. Ayan, bubuksan na yung ating cylindrical. Ito po yun. Tapos sa cylindrical, kailangan yung butas niya nakapaharap dito sa gate. Hindi siya nakapalog. Kailangan nakikita natin yung butas. Diyan kasi pinapasok yung langis kapag nagme-maintenance. Yung kinukubera ni Master Jojo yung mga gilid ng tiles para hindi madamay dun sa plaques ng welding. Hindi siya madumihan. Bala. Yun. Ah, init. Ilang minute. Nasa level na yan. Tawag niya. Mobre. Kung siya, ang ganyan sa baba.
Aircon sa taas. Yan. Yan. Yan, konting adjustment lang. Ah, bamboo guy. Sa kabila, tignan mo. Ayan, since sa palabas lang yung bukas nito, makikita natin yung cylindrical na yun nandito sa ano. Nakaharap lang dito. Nasa bahaging nasa labas lang siya. Pagka gusto nyo naman na labas pasok, nasa gitna. Nasa gitna ng tubular. Pero pagka paloob naman, nasa loob naman bahagi yung ano, cylindrical. Kinokoberan po nung mga hard deflex para hindi mamansyahan yung tiles. Kakabit na yung tatlong hinges dito sa left side. Bali po full weld na lang yan. Yan dito naman. So yung gate na ginawa natin dito para mas matibay, yung tatlong cylindrical ay nakapatong po dun sa ating inabang na 16mm. Ito. Ayan ang 16mm natin. So sa taas, ayan o. Nakaano po siya, nakapatong or nakatukod. Para mas matibay yan. Medyo may kabigatan kasi yung gate. Kaya ganyan yung installation niya. Tapos yung opening lang ito. Paano lang. Palabas lang. Bukas bibilang ko na ng ano to, ng pamasilya, tapos another na pang primer, yung gagamitin natin pang primer dito, epoxy primer. Tapos masilya na pwede tayong bumili na ng polytop, magagamit naman yon sa mga finishing carpentry rito kapag kami natira. Tapos epoxy ENB para naman sa mga dugtungan. Nga pala tayo sa ano, sa Camellia, sa may affordable. Yung nakisuyo sa atin dito, yung sa tiles installation niya, binalikan ko muna. Nakalimutan ko yung pangalan ni sir. Mag-a-apply lang tayo ng waterproofing. Ito may materialis na siya. Ito lang yung ginawa ko rito, nag-apply tayo ng waterproofing. Sa linggo, naka-schedule to for tiles installation. Yan, nilagyan muna natin ang waterproofing. Eh, sama natin sir sa vlog si, ano, si ma'am. And ma'am, shoutout po sa inyo. And si ma'am, ano, Hazel. Yan, God bless po sa inyo dyan. Tsaka kay Sir Raymond, no? Sir, baka una na po ako. Ingat po, thank you. Sa linggo na lang, ha? Sige, ha? Nay, sige pa. Yan, una na po tayo. Thank you po. Sige po, sir. Ma'am. Yan. Yan, huling punta natin dito. May pa-chocolate. May ano uli. May pasalubong uli kay Mrs. Si Sir Raymond talaga. Yan, shoutout po sa inyo. Tsaka kay Ma'am Hazel. From Qatar. Yan, God bless. Okay. Balik na uli tayo ng phase 5. Mag-update uli ako ron. Tara. Okay, dito na ulit tayo. So ito lang yung mga naganap dito mga karos. Yan yung wall plastering doon, tone gate, tiles installation. And tapos yung waterproof dito sa gilid. Ay, wall plastering sa likod. Yan. Okay na tayo rito.
So, kita-kita ulit tayo bukas. Yan na. Yan, para sa susunod na update tsaka sa mga magagawa pa rito. Kapag natapos yung tiles dito sa magkabilang poste naman, sa gilid, pwede na rin umpisahan yung welding. Yung design, ganito rin. Yan, ganyan din yung design. Ayan, may mga bakal pa tayo nandiyan sa taas. Sakto yan. Okay. Kita-kita by next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Siyempre, ingat po palagi. Yan, paalam po muna. Tara.